Kung gano'n na tayo kawalang-tiwala sa atong gobyerno, we might not as well invite you to be our resource person. Wala na kayong tiwala. Di, aanin ba natin yung mag-uusap tayo kung wala na kayong tiwala sa inyong Senado, wala na kayong tiwala sa ating embahada. So useless mo. Useless. Ayun po. No, kayo po ba ibayaran ni ano ni Madam Lisa Marcos? Hindi po. Wala pong presyo, wala po akong presyo. Nagtatanong lang po, ha. Oh, nagtatanong lang po, ha. Kasi ayun ang kailangan nating masagot. Eh although nag-sorry naman po si Maharlika, kayo po ba ay nagkausap na ni Maharlika at nag-sorry po ba siya ng personal o through social media na naman? Ewan ko lang kung wala man kami contact, hindi man kami nag-uusap niya. Mm. Pero siya po inyong iniimbitahan sa Senado, ano po? Mukhang willing daw po siyang umaten sa hearing ninyo pero via Zoom. Yun nga ang problema natin kung via Zoom dahil under our rules, kailangan yung resource person ay within Philippine jurisdiction. Mm. Hirap entertain ng resource person na beyond our jurisdiction. Kayo lang po ba ang nagpapatupad dito, Senator Bato? Kasi nakikita po natin, I remember yung hearing ni Senator Risa kay Pastor Apollo Quiboloy, may mga resource person sila doon na via Zoom na nagbibigay ng kanilang mga statements. Ito po ba ay sa inyo lang or as far as my committee is concerned, yan po yung ating tinutupad yung pag-implementa sa ganung polisiya dahil nga nagsimula yan doon sa hearing natin kay Congressman Tevez, no? Mm-hmm. Yung pagpatay kay Governor Digamo. Digamo. Hindi po tayo pumayag na mag-attend siya via Zoom. Gusto natin physical presence. So consistent po kayo doon. Yun po ang maganda kasi yes po, consistent. Consistent. Okay. Pero payag naman po kayo na sa kung manunumpa sa embahada ng Pilipinas sa Amerika, okay po sa inyo yun. Wala akong problema basta ma-arrest natin sa mga officials natin doon, no? Kung willing ba sila na ano yung pulisiya ng Senado, kaya ba ma-implementa doon sa loob ng ating embahada o sa loob ng ating konsulado, kaya ba na ma-implementa doon? So, kung kaya nila, well, that is a Philippine jurisdiction. We consider that as our jurisdiction. So, pwede siguro kung papayag yung mga opisyalis ng konsulado. Kaya lang ho, Senator Bato, medyo may mga ibang nag-aakusa na kaya nyo daw pinapapunta sa embahada ng Amerika, ng Pilipinas sa Amerika ay para arestuhin at patayin itong si Maharlika. Yun ang akusasyon ng ibang tao, ha. Kaya lang naman pinipilit siya dyan para ano eh, para gurgurin eh. O ganun. Yun po ba ay posibleng gawin ng isang embahada na gurgurin si Maharlika sa loob ng embahada ng Pilipinas?